Live mula sa ABS-CBN News Center, Batangas, ito ang TV Patrol Southern Tagalog. Ito para sa mga Batanggenyo, naghahanap ba kayo ng lakad ngayong darating na weekend? Bakit hindi nyo bisitahin ang isang exhibit sa isang mall sa Batangas City kung saan tampok ang mga obra ng ilang kilalang Batanggenyo artist? Silipin natin yan sa report na ito. Iba't ibang medium, sari-saring anyo at porma, pero may isang bagay na nagbubuklod sa mga artwork na ito. Lahat sila hinubog ng kamay ng mga Batanggenyo. Tampok ang mga gawa ng mga Batanggenyo visual artist sa isang exhibit sa isang mall sa Batangas City. Malaki ang lawak ng range nila. Like Orlina is a glass sculptor. Tapos si Olazo is into printmaking, serigraphs. Tapos yung mga younger artists have their own style. Kaya maganda ang very vibrant ang art sa Batangas. Kabilang sa exhibit ang mga obra ng kauna-unahang Pinoy glass sculptor na si Ramon Orlina. Tubong Taal, Batangas si Orlina na arkitektong nahilig sa pagpipinta hanggang pinasok ang eskultura. At ngayon nga, mayroon na siyang sariling museo ng kanyang mga glass sculptor sa Tagaytay. Wala pang nagawa ng ganung klaseng gawa ko pasimula pa noon. Kaya medyo hindi lang ako pioneering, pero up to now, wala pa rin makakakopya ng aking mga creation. Nakadisplay rin ng mga painting ni Emma Acacio, kalikasan ng sentro ng mga obra ni Acacio na tubong Lemery, Batangas naman. Anak siya ni Lino Acacio na isa ring kilalang pintor. Yung interest ko more on nature kasi yung nakikita ko sa father ko. So eventually nag-evolve na rin siya sa iba't ibang interest. Sa modernong panahon, nagsulputan na rin ang iba pang forma ng sining, bagay na ikinakatuwa ni na Orlina at Acacio. Pareho silang naniniwala na hindi dapat pinagsasabong ang digital at traditional na anyo ng sining. Ngayon, meron ngayong mga sculpture na ang nagagawa machinery, no? Nakakagawa sila ng duplicates because may graphics, no? Pero kung sa bagay, kung sasabihin mo talaga, maganda yung talagang diretso na galing sa kamay nung lumilikha. But accepted din ng ganun, ng digital. Kasi if you think of photography, na may katulong din sila sa paggawa nun. Hindi mong gawin na related sa art, hindi naman kailangan painting, hindi naman kailangan skillful kayo. Kailangan lang may sense of art ka, may sense na yung gagawin mo out of passion, pero hindi naman kailangan na technical. Marami namang artist na hindi technical yung ginagawa nila, pero since ginagawa nila ng may puso, parang na-execute nila or yun naka-influence sila sa ibang tao, which is art, yun yung art para sa akin. Layo naman ang pamunuan ng mall na maipakilala sa mga Batanggenyo ang mga alagad ng sining na kanilang mga kababayan. Well, we'd like to invite Batanggenyos to know how talented their artists are. Please come to SM City Batangas to watch My City, My SM, My Art exhibit. Tatagal ang exhibit hanggang sa Lunes, October 31.